Pero guys, for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-set up ng microphone condenser at BH sound card. So ito ngayon guys, yung ano guys, yung BH sound card. Ito guys. So kita nyo guys, ito yung kadalasan guys na ginagamit sa paglalada live streaming guys. So ito yung pinaka-importante sa live streaming kasi compatible talaga ito guys sa live streaming. So ituturo ko sa inyo guys kung paano i-set up ito. Kasi marami pa rin nagtatanong at na hindi pa sila marunong mag-set up nito. So most of all naman guys, marami na rin gumagamit nito guys. Pero ngayon, ginawa ko itong tutorial na ito para marunong din yung ibang hindi marunong mag-set up nito. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo ito step by step. So itong BH sound card guys is popular na ito ngayon sa mga vlogger. So kaya marami nang bumibili nito. So ngayon, ito na guys, ipakita ko sa inyo guys kung anong kahalagahan nito sa pagla-live stream guys. So start tayo guys sa pag-ano nito guys, pag-set up. So unang-una guys, ito yung mga port nito guys. So ito guys. Ayan, tingnan nyo guys. So napakarami. Kaya minsan, yung iba nito guys, talagang hindi nila makuha-kuha yung ano guys, yung setup nito. So kahit ako guys, first time ko rin gumamit nito guys. So unang-una guys, nahihirapan din ako. Pero sa katagalan, sa pagtiyagalan guys, sa pag-ano, sa pag-set up, nakuha ko rin. So ngayon guys, ituturo ko na sa inyo yung mga port nito. So ito guys, line 1. Itong line 1 at saka line 2, ito yung port ng video ng cellphone. Ito yung kumukuha sa'yo habang na-live stream ka. Pwede isang cellphone, pwede dalawang cellphone guys, line 1 at saka line 2. So ngayon naman, ito naman kahalagahan ng company is ito yung gagamitin mo pagka magko-cover song ka. Kasi dito isaksap yung ano guys, yung isang cellphone na papanuuran mo ng video from YouTube. Tapos ito naman guys, yung charging. So ito guys, chargeable din to guys. Tapos ito naman guys, sa earphone. Tapos ito naman, headset, tapos condenser mic at saka dynamic. So ang kagandahan nito guys is dalawa yung port ng ano, ng headset at saka earphone. So pili ka lang kung anong gagamitin mo, headset or earphone. Depende lang sa available mo na gamit. Meron din tayong condenser mic at saka dynamic mic. Itong condenser mic, ito yung kadalasan ginagamit sa nagbablog guys. Kasi ito yung mas magandang effect ito guys sa sound voice guys. So ito naman guys, yung dynamic mic. Ito yung kadalasan na ginagamit natin sa pambahay lang guys. Yung mga may gamit na mga amplifier. So ito yun. Regular microphone natin guys sa bahay na ginagamit natin pang video okay. So ito yung ano guys, ito yung mga port guys, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ito, walo. So walong port. Kaya kadalasan dito naliligaw yung kadalasan na bumibili na baguhan pa lang guys, talagang hindi nila naliligaw sila pagkabit nito guys sa mga port na to guys dahil sa sobrang dami. So kahit ako nito guys, unang-una guys, parang gusto ko nang iba to yung itong BH sound card ko na to guys dahil hindi nga ako marunong magkabit. So sa katagalan guys, tinagaan ko, ayun, nag-work naman guys. So yun guys. Tsaka ito guys, itong BH sound card na to is kagandahan nito is connected na siya as Bluetooth. Ito guys, Bluetooth na siya guys. Ay, saan ba yun? Ito, Bluetooth connected na siya guys.
So, once na magkabit ka guys dito sa kung sakasakali guys gusto mo magkabit dito ng cord kagaya nito guys, itong cord na to guys. So, pwedeng hindi mo na ito gamitin yung accompany. Kung sakasakaling magvideo, magbibideo okay ka guys. Dahil yung isang cellphone mo na panuuran mo ng YouTube guys, dito mo ngayon ikukunik sa Bluetooth. Yan guys, sa Bluetooth natin ikunik guys. So, i-list ano tayo guys, connection. Ang mangyayari. So, ito guys, start na tayo guys kung paano talaga magkabit nito. I-try natin kung talagang mag-work ba ito yung tutorial ko na to. Pero, try lang natin guys. Manood lang kayo guys, step by step guys, papakita ko sa iyo kung papaano magkabit ng mga cord nito. So ito guys, ito yung microphone condenser natin guys. Ayan. Ganda guys. Gold na gold guys. Tapos, ito naman yung earphone. So, ito guys, itong seat na to guys, is nabibili ko lang ito sa online guys. So, hindi ko na nasabihin sa inyo guys yung kung saan ko itong online nabili. Basta sa online ko ito nabili sa halagang 1,350. So, solid na to guys sa mga vlogger guys. Kasi nakaset na siya guys. Pag set up na lang ang kulang nito. Kung gusto nyong ano guys, kung gusto nyong magla live stream o kung gusto nyong mag vlog, so ito na guys ang pinaka the best para sa inyo guys. So ngayon guys, start na natin kung paano i-set up ito. So ito yung cord guys, ito yung cord, kita nyo parang charger lang din guys, di ba? Ang kaibahan lang yung dulo niya pang headset talaga. So ito yung cord ng video guys, line 1. Tandaan nyo guys sa line 1 ito guys. So isaksak natin ito dito sa BH sound card guys. Ito yung BH sound card natin. So ito yung line 1. Tandaan nyo guys para hindi kayo magkakamali guys. Kasi para pagka gusto nyo bumili guys, madali nyo lang ma-approach yung tinuro ko sa inyo. So isaksak natin ito sa line 1. And guys, kita nyo, line 1. Tapos guys, yung ano, kung gusto nyo magdagdag pa guys ng isang video guys, para kung makikita nyo gusto nyo bawat ang gulo ng video, yung pag video nyo, so pwede kayo magdagdag ng isang video. Line 2. Ito yung line 2 natin guys. So sa akin, isa lang guys, kasi gusto ko isang ang gulo lang yung makikita sa video ko. So ito lang ginawa ko guys. Tapos ito yung headset, earphone guys, earphone. Ito yung earphone natin. So, ang earphone, isaksak naman natin dito sa port ng earphone, syempre. So, ito yung earphone guys. Nakita nyo guys. Asa na ba yun? Ito guys, earphone. So, dito natin isaksak yung earphone. Kung may headset, kung wala kayong earphone guys, headset yung gamitin nyo, dito lang. Pero same quality lang naman guys. Ito guys ha. Saksak natin dito sa earphone. And guys, nakasaksak na tayo sa earphone. So next tip natin guys is yung microphone condenser. Ito yung saksakan ng microphone condenser guys. Kung mapapansin nyo, bakit parang maliit, parang headset lang kasi naka yung microphone condenser talaga pang live streaming guys is parang headset talaga yung port niya, yung jack niya. So ito guys. Oh. So ito yung pinaka jack ng microphone condenser. So isaksak din natin ito guys dito guys sa microphone condenser.
Kita nyo guys. Kung napapansin nyo guys, bakit tatlo lang na ilagay natin? Dahil lahat ng port dito is optional. Pwede tayong gagamit ng dynamic, pwede tayong gagamit ng condenser, microphone. Pwede rin tayong gagamit ng headset, pwede rin tayong gumamit ng earphone. Depende sa availability ng gamit mo. Tapos ito sa charger guys, meron itong kasama guys sa pagkabili mo guys, may kasama na itong port ng charger. Adapter na lang ang kulang guys. Pero likewise lang dito guys sa cellphone. Ito yung kasama na charger guys. Port lang, walang adapter. So, anytime naman kasi lahat naman tayo may cellphone. So, pwede itong gamitin, pwede itong isaksak sa adapter ng cellphone. So, ngayon guys, so nakasaksak na guys yung tatlo guys. Ito, bakit hindi natin ito nasaksakan? Dahil, iisa lang yung cellphone na gamit ko ng pambideo. Ito na mga company, hindi ko muna ito ginagamit kasi hindi naman ako kumakanta. Hindi pa ako nag set ng video kay dito. So more on sa ngayon guys, tutorial muna ako guys. So disregard muna natin ito. So sa charger, okay pa naman to guys, parang may naka-charge pa naman to. So next step guys is ikabit na natin guys ang microphone condenser dito sa kabitan niya. So guys, itong microphone condenser guys, mapansin nyo guys, likewise lang din guys sa telephone, sa microphone guys. So ito guys, ikabit ko ito ha. Kailangan guys, akma sa butas guys para sigurado sure tayo guys na gumagana guys. So ito. Ayan guys. So, kikita nyo guys. Social masyado guys pagka microphone condenser gamitin natin guys. So ngayon guys, ituturo ko na sa inyo guys kung talagang workable ba talaga itong ginagawa kong video ngayon guys, tutorial. So ipapakita ko sa inyo kung talagang tama ba ito para naman na makatulong din ako sa inyo. Dito guys, teka lang guys ha, bakit na dito guys, kung napapansin nyo, sobrang dami ng sit up, pero napakadali lang dito guys. So unang-una guys, pindutin natin yung push power button. Ano lang guys, saglit lang na pindot guys para mga 2 second. Ayun. Kita nyo guys. Pagka umiilaw na guys ng blue, sibig sabihin, nagwa-work na yung ano natin, unit natin. So ngayon, bakit napapansin yung nagbi-blink? Diba? So, yan kasi guys, hindi yan nakakonect sa Bluetooth. Pag once nakonect na yan sa Bluetooth, nag-i-steady na yung blue light na yan. So, kita nyo guys. So, ito guys. Ito yung volume ng echo. Volume ng mic. Tapos, ano? Treble. Bass. Ano ba ito? Saan ba? Record. Music. At saka monitor. So yung monitor guys, ito yung ano guys, dito yung ito yung pinaka master volume natin guys. Pag once na mag-adjust na tayo dito lahat guys, dito tayo magbabase guys sa master volume natin. So siguraduhin natin guys, pag once na mag-video tayo guys, or mag-video recording tayo, kailangan naka-full yung record pati yung music. Kasi ito yung kumukuha ng ano natin,
boses. So, nakita nyo na guys, gumagana na yan guys. So, start tayo guys. So, ito. Ito guys, ikakabit ko ito dito guys sa cellphone guys na ginagamit ko pag video guys. So ito guys, ikabit natin to dito sa kabitan ng headset ng cellphone. Ito guys ha, kabit natin guys para malaman talaga natin ito kung... So ayan guys, naikabit ko na guys yung ano guys, yung headset. Port ng video. From be it sound card through cellphone video. Tapos ito namang headset, i-testing natin guys, talagang gumagana. Ayan guys, parang workable naman guys eh. Hey, oh guys, kita mo guys, talagang napakaganda ng sound effect dito guys. Pagka once na ano guys, microphone condenser yung gamit natin guys. So napakasimple lang guys, pagkasundin nyo yung step by step natin guys. So matutunan nyo kaagad. Hindi na kaya maliligaw guys pag saksak ng mga port guys. Ito lang yung pinakamahalagang parte ng port guys. Yan, tatlo lang naman guys. Huwag nyo nang anuhin pa yung ibang mga saksakan na yan. Basta sundan nyo lang yan guys, kung paano ko ginawa guys, kung paano ko sinaksak yung mga port na yan. So ituturo ko rin sa inyo guys kung paano gamitin itong mga sa dami-dami ng mga pindutan na yan guys, kung saan natin gamitin yan. So try at ipakita ko sa inyo guys kung paano gamitin yan. Wait lang guys, kasi ikabit po ito guys. Hey! Ayan guys, so ito na yung gamit ko ngayon guys. Kita nyo guys ang ganda ng sound effect guys. Pag once na microphone condenser ang gagamitin natin guys sa pagla-live, so sulit na sulit. So ito guys, ito yung ginagamit kadalasan sa mga nagla-live stream guys. So itong ano na to guys, itong part na to, ika lang guys ha, kasi medyo ano eh, masikip. Ito yung makakahanap tayo ng ano guys, once na pindutin natin itong ano, kung sakasakali guys na kunti pa lang nanood sa live streaming natin, pag pindutin natin itong claps, halap, ayun guys, parang ang ano guys, ang dami ng taong nanonood sa'yo. Tapos ito din yung guys, yung pumapalakpak guys, ito. Clap. Ayan guys. So, diba? Parang napakarami na nanonood sa'yo guys pag once na ito yung gagamitin natin guys. Tapos, meron din tayong Song 1.
dile dile yo all the gal mile 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 pe my dile 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 yo all the gal mile mile napakaganda guys, talagang ito yung pinakamagandang gamitin ng nagla-live streaming. So ito guys, song 2. Ano guys? Ang ganda ng ano guys, ang ganda ng effect talaga guys ng sound guys. At saka yung labas ng boses mo sa mic guys, napakaganda ng dating. Talagang hindi ka malulugi nito guys pagka bumili ka nito guys. Ito yung pinaka the best sa lahat na nagba-vlogger guys or sa mga nagla-live streaming guys. At saka ito guys, napakaganda gamitin sa magko-cover song guys. Talagang buong-buo at saka yung boses mo talaga guys, napakaganda yung dating. So, marami pang ano dito guys, option guys. Ito guys, oh. So, ang ganda guys dito. Tapos meron pa dito embarrass. Diba? Ang ganda guys ng ano guys, ng maliit na ano na to guys, aparato na to guys. Napakalaking gamit guys sa lahat na nagba-vlogger guys. Sa lahat na nag-ELS, ito yung kadalasang gamit nila guys. Meron ding gun. O, diba? Tapos, meron ding despise. O, diba? Tapos, meron ding devote. I like it, I love it, I want some more of it. I like it, I love it, I want some more of it. Tapos, meron ding dudes. Yun, napakalalim ng kiss na yun. Yun, no? Yun. Meron pa tayong isang, ano guys? Isang, ano ba yun? Kiss. Tama, ito na nga yung pinakaano talaga guys. Ay, ito pa, meron pang isang case na ano guys, pinakamalalim na case. Yun! Kita nyo naman guys kung kaano kaganda gamitin itong P8 sound card na ito. Kaya anytime guys, kung gusto nyong magla-live stream guys, kung gusto nyong magpo-cover song, tingin na lang kayo sa online, napakadali lang nito guys, saka affordable naman guys. Workable, kaya nire-recommend ko kayo na bumili kayo ng ganito guys para sa ikakaganda ng inyong LS guys. So ito guys, ito yung ano guys, ito din yung mga control volume guys, meron tayong image or pitch bug. Hey, kita na guys, nagbabago yung boses natin guys. Kaya talagang napakaganda ng effect nito guys. Meron pang elimination. Hey, hello. Teka lang guys ha. Hey, kita nyo guys. Parang umiba yung boses natin, lumaki. Diba? Talagang napakaganda nitong aparato na to, kahit maliit lang, napaka ano talaga, parang hindi tayo malulugi sa ganitong ano guys, yung aparato na to. Meron pa tayong ano guys, shockwave. Ito din yung nagpapaganda guys ng ano natin guys, boses, pagka once mag song cover tayo. Ito yung kadalasan kong ginagamit. Hey! Kita nyo guys, ang ganda guys. So talagang ano guys, parang ang kagandahan nito guys is more on ano talaga tayo. Maganda yung mga effect talaga guys sa mga ano nito guys. Sa mga live streaming guys. So meron pang ano guys, mic. Hey, hello, sound mic. Sound mic check, hello.
Ayun guys, ang ganda guys, di ba? Hey, hello, hello, mic sound. So, ang ganda guys ng dating ng boses guys. Pag once na mag-song cover tayo guys, napakaganda dito gamitin guys. So, anytime guys, once na mag-song cover tayo guys, mas maganda dito ilagay guys sa shockwave. Hello sound, check mic, hello. Di ba, kita nyo guys, parang ang ganda ng dating ng boses natin. So once na ano guys, na sit up na natin to lahat guys, kayo nang bahala mag-adjust sa echo, sa mic, sa bass, at saka sa treble. So yun guys, yun lang lahat guys ang maibibigay ko sa inyo guys na ituturo ko sa ano guys, be it sound card guys with microphone condenser kung paano isip natin. So, sana guys, marami kayong natutunan guys sa itinuro ko sa inyo para naman hindi na kayo malilito kung sakasakaling kayo gustong bumili nito guys. Napakaganda nito guys. Ito yung pinaka-most recommended sa lahat ng nag-ELS. So, yun guys. Basta kung sakasakaling guys, hindi kayo marunong, kung sakali, meron pa kayong kunting katanungan regarding dito sa microphone, condenser, at saka sa be it sound card. So, PM nyo lang ako guys sa YouTube channel ko guys, para may turo ko rin sa inyo guys kung meron pa kayong hindi natutunan dito guys. So, good luck guys kung sa lahat na gustong bumili nitong ano na to, be it sound card with condenser. So sana maano nyo rin guys, magustuhan nyo rin ito kung sakasakalan kayo mag-ELS. So anytime guys, makakabili naman tayo nito guys kung luwag lang tayo sa pera. So once na makabili kayo guys, sundan nyo lang ito, yung step by step ko na ito. Thank you so much. Thank you. Sa kahit sa konti kong naitulong sa inyo, sana marami kayong natutunan dito guys sa ginawa kong tutorial video na ito. Okay guys, thank you. Like a Hellcat.